Good morning, mga Bisayawa. Good morning. Dahil hindi ako tumataba, iba't iba ang kakainan natin mga lugar. Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Mga piniritong laman loob sa pungko-pungko sa Fuente. Tipitas tayo sa 10,000 roses. Pupuntahan natin ang Tuslo Buang. Bibit-bitin natin ang Magellan's Cross. Sasakay tayo sa floating restaurant ng Rio Verde at napakarami pang iba. Kaya alin na doon sa part 3 at huling Cebu Food Review. Pumunta kami agad sa Pungko-Pungko sa Fuente at sinalubong kami ng isang bundok ng high blood at lumapat ang dugo namin unang tingin pa lang. Yung takong bayog yun. Tara, table, bigas sir. Are, bigas agi. Bigas. Ano lumpia? Nakain ako sa Pungko-Pungko. Hindi ko maintindihan yung sumisigaw sila ng kung anong Bisaya sa akin doon. Natawag kami. Pero yun, napaupo naman kami. So may pupasok dyan, inaano nila, tinatawag nila parang, uy, guwapa. Sarap naman, pero yun nga, ang parang malamig na. Ay, alas 9 kami pumasok. So dapat parang mga alas 7 kasi siguro mainit-init pa. Sarap yung chicharon bulaklak, syempre chicharon naman yun. O ingo ko yung Cebuanong kikiam, no, yung lasa, parang turon naman na mislamis. Ano pala sila mga trabahador ng Shopee nandito. Ito naman ang Itchoy Bachoyan, pero hindi Bachoy ang may-ari. Kilala daw sa fine dining style na luto kahit simple mga panlasa ang gamit. Sobrang bayat na may-ari at lagi kami kinakamusta kung oks ang aming kain. Siya masebo eh. Ayun, may fine dining sa Cebu pala. Ito palang tinapay, sinasaw-saw sa... Uy, na-miss ko na siya. Sarap. Lami. Tama ba? Lami ba tawag doon? Lami masarap, diba? Cebu ano? Unsa Dili Bisaya, Dili Cebuano. Sarap to eh, tanggal ang umay. Dahil maalat. Maalat pa sa dagat. O ini-English nila yung isang foreigner. Jolly good show, can I buy that bachoy and the lechon kawali? Hold on to your knickers. Does the moonlight shine on that Paris? Sobrang sarap to, sobrang sulit. Sa Intoys? Tama ba yung orange owner kasi nakita niya din kami nag-vlog. So salamat ay sa nanonood siya. Pero chain ako tayo. Magpitikin ko siya. Masarap yung ano nila, very lami. Tsaka magaling siya mag-English. Lahat sila, lahat na Cebuano magaling mag-English. So ito, mga longganisang Cebu, isaw, buji, lalarang, nadara. Ngayon pumunta naman kami sa House of Lechon pero parang apartment lang. Masarap naman pero suwabe lang. Pero ako mainit. Katapos lang kumain sa House of Lechon. Sarap naman, bigyan ko siya ng 8 out of 10. Hindi naman siya parang kakaiba pero masarap siya. Pero yun nga, parang pagtitry ka pa ng mga maliliit na kainan dito sa Cebu. Piling ko ito na yung makukuha mong affordable na tsaka malapit kasi nga marami sila mga outlets dito kaya masarap na. Ayoko lang walang mang tumas dito. Papunta na kami sa Calvo Gang, AA Taoist Temple, para hanapin ang Dragon Ball si Goku. Dragon Ball. Kaya pala Calvo Screen. Bawal mag-video sa loob, kaya gandito lang. Nagkagano kami sa insenso. Ginaganon-ganon. Dito maraming tao. Taoist Temple. Ngayon ay tinuruan din na kung paano mag-ano sa insenso. Bawal kasi kung mag-picture tayo doon tsaka pag nakapalda. Di ganun pala silang rules. Tapos makakalbo ka pa. Hindi mo sinunod. Nagiging isa ka ring Taoist. Ano kami sa Magellan's Cross. Yung Magellan's Cross. Nagsimula ng paghihira sa Pilipinas. Sala.
May palakas nila po lahat. Si Magellan. Marami lang tao. Mahirap ma-solo si Magellan. Dahil na-solo kill din siya niyan eh. Hila po lahat po kaya okay lang. Ito yung Basilica patch update. Yan na, nire-reconstruct pa. Ang ganda ng Basilica, blue. Parang ano, parang entrance sa boss fight. Punta pala kami ng Linggo, kaya ang daming tao. Parang recto lang din. At least dito, safer labas yung camera, walang nakakablot. Nakablot na tayo ni Magellan eh, so... Safe tayo sa phone. Kaya po ng Cebu. Gusto ko dito yung mayroong lalapit sa'yo ng mga madre. Tapos bibigyan ka ng candle. Tapos ba, dadasal lang kanila. Like sila na magdadasal para sa'yo. So parang kung tamad ka, may magdadasal para sa'yo. Ayos. Pero may bayad. So lahat may bayad. Yung mga nagdadasal. Kano kaya isang dasal? Papunta na kami sa 10,000 Roses pero di ka pa rin niya type. Kulang pa daw ng isa. Sa 10,000 Roses kami, may 10,000 doon yung tao. Hindi ka makakuha ng magandang shot, leche. Ferdinand Magellan, circa na 1600 pupuntang Pilipinas. Nasaan niya ka? Ito lang yung lapu-lapog yan, ha? Sir, kamusta po ang inyong experience dito? Parang 10,000 hours. Patagal. Pero maganda yung place. Ito yung good. Ay, grabe ka. Artisanal ng kape. Dito kami ngayon sa Netflix and Chill para masubukan yung kanilang tusdobuwa na utak na pipilulutuin mo. So parang version nila ng samgyup Cebu. So more direct yung may iba't ibang bagay pero ito yung subukan natin. Gutom na ako. Kailangan ko na yun ng utak. Samgyup, salamat. Hindi ko nabasa yung likod ng menu. Mati lang. Hindi ko napainitin. Ito muna. Ito yung onyong. Nice one, chef. Ito wala na ito yung utak nyo lahat. Medyo amoy hindi nag-deodorant na. Kaya natin lagay utak nyo pag hindi nag-aaral. Makunting sili. Parang sisig pala ito ng Cebu. Utak. Sisig sa Manila ito. Pero utak pala. Kung ano ako ah. Alam mo, mantiga eh. Sangalawa. Kitsap. Ang tawag. Ito ko pa. Crab meat. Ba ito? Kaba. Nasa high blood.
Sarap naman, kasi parang ang sisig ng Cebu. Puro, saka may hilo ka, kailangan meron kang karne. Wala kang karne, may hirapan kang hindi maumay. Kailangan mo ng pampa-asin. Patry lang, pwede masarap nga naman siya isubukan. Mantika na kasi, lalagyan mo naman mantika, tapos lalagyan mo pa ng utak. Sana kung nadadagdag sa utak mo, pero hindi. Bigyan ko siya ng mga 7 out of 10. Ang tuslog buang. Tuslog buwa. Dito naman pumunta kami sa Rio Verde, ang floating restaurant na tinatawag. Pwede na yung pagkain, hindi espesyal, pero kung hindi ka siguro Pilipino, ma-appreciate mo yung panlasang Pinoy. Para lang kumain sa binahang karinderya na sobrang sarap ng luto. Kain floating restaurant. Lechon, lechon baka, sinuglaw, yun yung nahihipon, naglalaway na. Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Another one. Bakit kayo puro reklamo? Good morning, daghang umaga sa inyong mga Bisayawa. Salamat sa pagsama sa amin. Ito na yung huling araw namin sa Cebu. Ayan, naantay na lang namin yung aming sasakyan. Mag-comment pa kayo maiba yung gusto namin lakwatsahan dito sa mundo para makapag-vlog kami at para meron kami pangbili ng tiket, ang mahal ng hayop na tiket. Salamat sa sumabay sa aming Cebu Vlog. Mag-comment pa kayo mga gusto nyo vlog na gusto nyo puntahan namin. Comment pa yung mga gusto yung lugar na puntahan namin para mag-vlog. Huwag na like, share sa mga lakwatsero nyo, friends. Huwag nyo kumita i-like. Kundi, G-A-P-A-I-K-A. Natututo na ako sa mga local dito. Mabibisong salita. Tapos natin share nyo sa mga lakwatsero nyo, friends. Paul Vlogger na mapaalam. Balik na Manila. Makasin na naman. Oh, maganda yun siya.